sayang yung pera o kayamanan mo na nakatago lang sa bahay mo, sa bangko, kung hindi mo tinutulong sa kapwa mo. Pag namatay ka, iiwanan mo lang yun. Dapat ma-realize natin lahat yan. Yung mga politiko na nagsiservisyo na kumukontra palagi sa magandang advocacy, sa magandang programa para sa mga mahihirap, tumigil na kayo sa pagsiservisyo. Wala kayong kwenta para sa taong bayan. Ipaglalaban ko ang karapatan ng mga mahirap na tao, kasi hindi ko lang sabihin yung mga tinutulong ko sa taong bayan, Mr. President, but lahat sana, and I'm praying to God na lahat ng mga mayaman, lahat na may pera, pag-ambag tayo, kusang kawang-gawa na lang tayo, tulungan natin yung mga mahirap. Bigay tayo kung ano yung mga tulong na dapat magawa natin. Yung pera natin, hindi yan natin madalap sa libingan. Masakit lang isipin, Mr. President, na ang programa na para sa mga mahihirap, tapos may mga tao na kumokontra. Dapat, hindi ko maintindihan yung mindset ng mga politiko dito sa Pilipinas, Mr. President. Kasi pagka maganda yung ginagawa para sa mga mahirap, dahil kalaban ka, kukontrahin ka. Inakakabuti naman sa taong bayan, pagkakalaban ka, ganun. Kaya walang progreso, walang kaunlaran ang bansa natin, dahil after ng administration ng isang leader, magpapalitan siya, hindi pagpatuloy yung programa niya na maganda para sa taong bayan. Pagkatapos naman ng isa, yung magandang programa niya, mahinto na naman, ibang programa na naman. Ganun yung mindset natin, because kalaban, hindi ipagpatuloy kung maganda namang programa para sa mga mahirap na tao. May paangay, kung igura ka sa gawat, di ka angay manaway. Hey! Bisaya! Hey! Muna'y bisaya! Bisaya, eh, kahit bisaya, eh, yeah. Kung gusto ka nga muha, magala suway, eh, ayaw lang kumpiyansa, joke, kasi buwanon, eh,